security guard na pa-resign dahil po sa durobong ahensya. Ang ahensya po naningil sa security guard para po sa renewal po ng kanyang lisensya. Pero namuti na pong mata ng guard dahil po sa kakahintay, wala pa rin po ang kanya pong lisensyang inaasam. Isang buwan na pong nakatenga ngayon si Charlie Domingo, dating CQ po ito ng MG Marasigan Investigation and Security Agency. Reklamo po ni Charlie, hindi raw siya makapag-apply ng trabaho sa ibang ahensya dahil ang kanya raw hong lisensya ay tinatago pa rin po ng MG Marasigan Investigation and Security Agency. February 7, 2017 pa raw siya nagbayad na 5,000 piso sa MG Marasigan para po sa renewal ng kanyang lisensya. Ang ahensya, pinag-duty rin po siya kahit walang lisensya. Sa tuwing magpa-follow up po si Charlie, laging sinasabi daw ho na kanyang ahensya na pinoproseso pa daw ho ng krame ang kanyang renewal. September 25, 2017, binigyan po siya ng ahensya ng special bank receipt bilang patunay na pinoproseso pa daw ho ang kanyang application to renew. Hanggang nitong Enero ngayong taon, abay nag-resign na ho si Charlie sa kanya pong ahensya, pero ang kanyang lisensya ay hindi pa rin po ibinibigay ng MG Marasigan Investigation and Security Agency. Okay? Kasama mo natin si Charlie, pero nandiyan naman, nasa linya na. Okay, nasa linya na ngayon po si, para matulungan ka, standby ka lamang dyan. Para matulungan po si Charlie, nasa linya po sa ating pong telepono, si Senior Superintendent Edelbrandi Usana, siya po yung Deputy Chief for Operations po na Sosya ng Campo Crame sa PNP po yan. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Good afternoon po, Sir Alex, at sa inyo po mga tagapakinig. Okay, Colonel, nandito po ngayon po si Charlie. Hindi naman po to usual po nangyari, pero I don't know kung ganun rin po ba mga reklamo po sa inyo na yung pong lisensya po ay idinedaan pala ho nila sa ehensya, yung pagpaparenew. Ganun po ba? Dahil itong si Charlie, idinaan po niya sa MG Marasigan Investigation and Security Agency po kanya pong renewal ng kanyang license. Pero until now, mag-iisang taon na daw ho, hindi pa ho binibigay sa kanya, sir. Actually, sir, patatawag nga po namin yung agency kasi hindi po appropriate ng isang agency kumakaltas ng anumang amount galing sa salary ng isang gwardiya purported to be in relation to the application for license to exercise security profession. Kasi dapat po ito ay kagyat na inaasikaso mismo ng gwardiya dahil sila po yung pinalilisensyahan. So, violation na po yun. Secondly, kung i-assume natin na nakapag-process ng lisensya yung agency at hindi naman po binibigay sa kanya agad-agad, that means wala pong lisensya at all. Tama. Ibig sabihin, hindi po ito na-process sa sosya dahil meron pong kaukulang requirement, which is yung magdago ng training ang gwardiya para ito ay may process. Pero kung hindi po umattend ng training gwardiya, definitely spurious yung mga documents na posibleng i-produce ng agency para dun sa gwardiya. Parang lumalabas kasi ho, Colonel, parang kayo pang sinisisi daw ho dito dahil kayo daw ay matagal magproseso na kanya pong lisensya. Ako, pinakamatagal na ho siguro 1 week to 2 weeks. Yun. Kung ito pa ay last year pa ho ito, may problema ho talaga yung agency yon. Yeah. Meron pong mga instances na kapag nalalaman po namin yan, pinatatawag po namin yung agency at doon po namin nati-discover yung katiwalian din sa loob ng ahensya dahil yung ilan sa mga security officers na kausap nitong kawawang mga gwardiya ang siyang namamagitan para paniwalain sila na ang sosya ay nagpo-process ng mga ganitong mga dokumento. Okay, siguro lubos-lubusin na po namin ang tulong po para kay Charlie po, Colonel, dahil bukod daw sa lisensya na hindi po binibigay na kanyang ahensya, yun rin po daw mga sweldo, no? Charlie, no? Sweldo, yung 13 month daw, sir, hindi po binibigay sa kanya. Nikatiting daw, wala hong napaparating po sa kanya pong mga palad, sir. Hindi daw niya nahawakan. Baka pwede hon yung i-check po din po sa MG Marasigan, sir. Yes, sir. Yung nga po, patatawag po namin yung ahensya, yung pong sa usapin ng 30-month pay na sa batas naman po yan, karapatan po ito ng gwardiya, dapat makuha po nila yan. So, kasama po ito sa pa-explain po namin sa gwardiya po. Okay, sige, siguro sir. Po, mas mabuti po, sir, pati yung gwardiya, pupunta po sa aming stasyon para ho maasikaso namin diretsahan yung reklamo niya po. Okay, we'll do that, sir. At si Charlie Domingo po ay papumunta namin within this week. Kasama po ang team namin para maasikaso po itong kanyang pong problema. Thank you po, Colonel. Yes, salamat din po, sir. Salamat po. Si Colonel Edelbrandi Usana po yan ng Sosya PNP. Kaya kayo dyan sa MG Marasigan, ha? Humanda kayo sa bagsik ni Colonel Usana. So, Charlie, ganun na lang, ha?
Sasamahan ka namin, baka pwede tomorrow siguro or sa Wednesday, okay? Okay po. Thank you.